nandito tayo sa Central para ipakita po natin kung ano nangyayari dito, kung anong meron dito sa Central. Ito kasi, mostly ito kasi yung mga lugar kung saan mismo puntahan ng mga tao dito, nagbibilihan ng mga Philippine products. So makikita nyo po sila. So pakita ko sa inyo lahat-lahat. Tara, sama po kayo. Nandito po tayo sa Central. Ayan, nandito na po tayo sa Central, mga kayos, mga bebe lalabs ko. So marami pong tao dito sa Central. Ito po kasi yung pinaka-sentro dito sa Hong Kong. So kung makikita nyo, may mga pinay na nagtitinda, may mga pinay na humahanap na racket nila. Kasi hindi sapat talaga ang kinikita ng mga Pinoy dito, lalo na kung isang malaking pamilya. Ano ka po ngayon? Ito kasi yung Central, kasi ito yung pinakasentro ng sentro dito sa Hong Kong. Napuntahan ng mga OFW kasi lahat nandito na, especially yung mga Philippine product na namimiss namin, yung mga pagkain Pinoy, meron dito sa Central. Ngayon nandito po ako sa labas ng MTR. Yeah, makikita nyo ang dagsa ng tao. Medyo may kahigpitan po ngayon dito sa Central kasi po, may mga ilang kasi nating mga kababayan na hindi pa rin sumusunod sa policy ng gobyerno dito. So yung iba po, ang ginagawa nila, hindi sila nagsasuot ng mask at dikit-dikit pa rin po. Na kung tutusin, ay pinagbabawal ng gobyerno dito dahil nga iniiwasan natin na magkaroon ng hawaan, lalo na sa mga Pilipino. Siyempre, pag may nagkasakit sa Pilipino po, isa na ang magiging kawawa niya, apektado dyan yung pamilya nila sa Pilipinas. So yan, kung makikita nyo, medyo may harang na dito kasi bawal ang mga standby po dito. So mamaya, ikutin natin yung ibang lugar pa dito sa Central. Yan, kung makikita nyo po. So may nakikita kayo siguro mga mobile ng police. May mga ilang police na pinagbabawalan yung mga OFW na mag-stay sa isang lugar. Kasi nga, iniiwasan po natin yung siyempre, katulad ng sinabi ko, magkaroon ng mga hawaan. Kasi nga po, sa ngayon, lumalabas sa gobyerno, zero cases na po dito sa Hong Kong. And we are happy kasi zero cases na kami dito sa Hong Kong. Kasi siyempre, mas makakapagtrabaho na kami ng maayos at makakalabas ng maayos, lalo na sa araw ng day off. Wala na kami masyadong kinakatutulan. Kaya lang, siyempre, iniiwasan pa rin ng mga pulis at ng mga taong ng gobyerno na magkaroon pa rin ng, hindi natin kasi masabi, baka mamaya may isa pa rin ang cases dito. Mask. Hindi ko matanggal na kasi nasa Central ako, hindi ko pwede tanggalin itong mask kasi ngayon meron na silang penalty dahil na sa mga matitigas nating kababayan. So dapat talaga po susunod po tayo kung ano po yung policy, dapat sundin po natin. So dun sa mga iba nating mga kababayan, sumunod po tayo sa ating gobyerno dito sa Hong Kong kasi sila ang mas nakakaalam po ano ang mas dapat at karapat dapat para sa atin. Kasi tayo mga dayuhan lang dito. Sila nakakalam po ano ang mga makakabuti sa mga OFW. Nakita naman natin kung gano'ng kadami na ang cases dito sa mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, cases dito sa Hong Kong. So ngayon po, pinaprevent po yan ngayon dahil zero cases na po ang Hong Kong. And we are very, very, very happy to do. At sana, mga kababayan namin sa Pilipinas ay maging zero cases na rin po. Magsipagsunod po tayo kung anong mga sinasabi ng gobyerno at sigurado po makakausad po tayo ng maayos. Katulad dito sa Hong Kong, sumunod
nakakapagod po lahat ng mga karamihan ng mga tao dito. Kaya ngayon, mabilis na naging zero cases po dito. Ngayon lang, medyo syempre dahil central to, the sentro ng Hong Kong ang central, ang worldwide. So marami pa rin mga Pinoy na nagsisipagpunta dito. So yung mga maraming pulis dito, kasi nga, iyon. Kaya para maiwasan yung pagsasama-sama pa rin kasi pinagbabawalan pa rin hanggang 4 na katao lang ang pwedeng magsama-sama o grupo. Hindi pwedeng sobra pa doon sa 4 na yon. Kasi pag sobra pa sa 4 na yon, pinapaalis nila o pinapaano na nila, pinapaghiwa-hiwa-hiwalay na nila. Kahit sabi mo pa kaibigan mo yun, kamag-anak mo, kapatid mo, pa. So mga kaka-OFW, magsipagsunod na lang po tayo dito sa policy ng Hong Kong, sa rules ng gobyerno ng Hong Kong.